hindi nag-lock o hindi nagdugtong? May pag-asa bang mabuntis ang aso? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. At kung napadaan ka sa channel na to, libre lang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Itap mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Ang video na ito ay para sa kaalaman mo sa aso o magiging aso mo palang soon. Na-experience namin to kay Sia at Wesley noong una pa lang silang nag-mate. At dahil virgin parehas sila that time, kinakailangan na may mag-aalalay sa kanila. Opo, dapat nandun ka sa tabi nila para hindi sila matakot. Lalo na kung hindi mo alam kung paano mag-stud. Siyempre kukuha ka ng taong gagawa nun, pero gaya nga ng sabi ko, dapat nakikita ka nila. Bilang owner, ikaw ang mommy or daddy ng aso nyo. Well, bago ang lahat, dapat malaman mo muna kung kailan siya dapat ipa-stud. Ilalagay ko sa description yung link para magkaroon ka ng idea na sa palagay ko ay napakalaking tulong nito sa'yo. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Mabubuntis ba ang aso kahit hindi sila nagdugtong? Simple lang po ang sagot. Opo, pero dapat sundin mo step by step ang sasabihin ko. First step, guys, talian nyo muna yung bibig ng female dog nyo. Kasi kapag virgin pa yon, sa oras na in-stud na yun ng male dog natin, makakagat o kaya makagat yung nagahawak. May singit ko lang, guys, ha. Wala pa kasi akong video kung paano mag-stud. Pero ituturo ko po siya sa inyo. Kaya lang, syempre, kinakailangan ko po na makinig po kayo ng maigi. Kapag nakasampa na yung male, guys, ipush nyo lang yung ari niya dun sa ari din ng female natin. Then after that, hayaan nyo lang yung male natin na mag-enjoy. Oh my God! Wow! Titigil naman siya kapag tapos na siya. Gago! Take note, guys, ha. Wag na wag nyong aalisin yung lalaki kapag naramdaman nyo na hindi nag-shoot sa loob ng ari ng female yung kanyang balls. Dahil masasayang lang yung cells ng lalaki natin. Kapag inalis nyo siya kaagad. Dito na tayo sa pinakamahirap na part. So, kumuha kayo ng tali. Dinatali nyo yung bayawang nila parehas. Pero huwag masyadong mahigpit. Tapos, at mag-antay kayo ng 10 to 15 minutes na nakahawak doon. Ganun katagal, guys. Nakakamali siya pero kailangan natin gawin. Then after nun, kapag yung nakalipas na yung 15 minutes, pwede natin silang paghiwalayin. Tapos halimbawa ito yung female dog natin, iangat lang natin yung puwet ng female dog natin para sigurado na pumasok yung cells ng male sa bahay aso ng female natin. Kung sa tao kasi bahay bata eh. So sa aso, bahay aso na lang. Anyways, no? Tapos, gawin nyo lang siya 3 times. Then, ayun nga, kapag nabuntis na siya, eh di mas ayos, di ba? Pero, basta guys, sundin nyo lang yung guidelines. At sigurado naman ako na mabubuntis yung aso nyo. Kahit hindi sila nagdugtong, I promise. Kasi ganyan din ang nangyari kay Sia at kay Wesley. 3 times namin ginawa yun sa kanila na hindi sila nagdugsong pero nanganak pa rin si Sia. Sa video na ito, guys, ay tatapusin ko na. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin, eh, subscribe na po. At yun, maraming salamat.